Hi mga bakulaw! This is Panday, PandayBakulaw. I-like at subscribe mo na ang channel ko at click mo na yung notification bell para maging maganda ang buhay mo. Laban ka? Laban! Drop the beat! Bakulaw! Ayan, sobrang excited na talaga ako dahil sobrang inaabangan ko talaga to at alam ko marami din nag-aabang dito dahil sa edition ng Makeup Tutorial 101 with Panday Bakulaw! And yes! Simulan na nga natin ang video na ito para bakos ansan pa mapunta yung video na ito eh. Ito na, simulan na natin at sisimula ko ngayon dito sa kilay ko. Unang-unang natin kukunin ay ang ating beauty blender na medyo maitim pa, hindi ko nahugasan. Pero syempre, beauty blender, parang unan lang yan eh. Yung kumbaga, kahit hindi mo siya hugasan, gusto mo yung amoy niya na kahit ilang taon lang hindi mo hinugasan. Kasi yun talaga nagpapagaan ng loob mo, parang kagaya ng beauty blender ko. Talaga namang hindi ko siya hinugasan kasi parang nandito yung magic. Pero syempre, kailangan pak, dip lang natin yung mga yaning sa foundation natin. Yan yung kaninang nilagay natin para hindi naman siya magmukha talaga parang inedit ganun. So, yan guys, salinis-linisin lang natin. So, para medyo maging thick or para mas mukha talagang natural yung kilay ninyo, syempre gumamit ako ng masccara. Ang masccara since hindi na is para lang sa mga eyelashes natin. Doon kayo nagkakamali guys. Yun ang isa sa mga pinakasikreto para mas bumuha at bumonga ang kilay ninyo. Kaya kailangan gumamit kayo ng masccara sa eyebrows nyo. And yes. So, dip lang tayo guys. Ayan, syempre yung mga excess foundations and concealer na nakikita nyo naman nandito pa sa aking back of my hands. Ayan. Yes. Siya, pasensya na guys, medyo nawawala ako sa camera kasi tumitingin ako sa monitor ko. Gusto ko kung ano ba itura ko kabalik sa salita. So anyway, so i-blend lang natin kasi blending is a life. Kumbaga nga, sa makeup, blending is life, kilay is life, nose line is life. At syempre, tigil muna tayo guys kasi yung buhok ko ay pupunta sa mata ko at kailangan hindi pumunta sa mata ko kasi ma-affect fine ang ating mata. Ayan. So kapag na-blend na natin, ayan. Pag na-blend na natin yung ating eyebrows, syempre, ang unang-una natin gagawin is magpa-primer tayo na hindi ko naman talaga ginagawa. Syempre, kailangan proper tayo kasi magiging ano na tayo eh. Makeup guru. Ayan. Makeup guru. So, ang gagamitin natin primer. Hindi ko alam kung meron ba talaga yung primer. Kasi andito na lahat ng mga gamit ko, guys. Inayos ko na rin siya. Ipapakita. I think, pinakita ko na sa inyo sa Facebook. So, ayan. Nagamit ako ng primer pero hindi ko na ipapakita sa inyo kung anong gamit ko kasi hindi naman po sila sponsor. Kaya, sponsoran nyo ako para sabihin ko kung yung mga ginagamit ko. Pero yung mga iba, sabihin ko naman sa inyo. Pero, ang tip ko lang sa primer is, at syempre, wait lang. Bago tayo magpa-primer. Actually, ang ginagawa ko talaga is nagmo-moisturizer ako, guys. Sa mukha, nakalimutan ko mag-moisturizer. Pero anyway, pwede tayong mag-blogging na pampahabol. So, huwag nyo nakalimutan mag-moisturizer, guys. Kasi parang, yan yung magiging, ano nyo, set nyo. Parang sineset nyo yung mukha ninyo sa mga dalubyong darating. Parang, kasi pull pack yung mga makeup na galalagin natin, eh. Like, dalawang patong, isang patong, tatlong patong. Kaya kailangan fresh and firm. Ay, ganon. Fresh and firm. Ayan, so syempre kailangan pay lang natin kasi medyo maingat at hindi ko mabuksan ang AC. Dahil ang AC natin ay medyo maingat na sa gabal sa ating video. At syempre, ito na nga yung primer na ginamit natin. Ito yung primer. So, konti lang guys. Ayoko na masyadong marami kasi hindi masyadong maganda. Pak. Ganyan lang paglagay ng primer. Bakit nga ba kailangan maglagay ng primer? Ayan guys. Ayan isa sa mga tanong talaga natin. Bakit kailangan maglagay ng primer bago mag-makeup? Syempre, para hindi tayo iwanan ng ating makeup. Nagkatsi naman siguro. Siyempre, yung primer kasi yan, parang yan ang magiging base natin, yung moisturizer primer. Yan ang magiging base natin bago tayo maglagay ng mga foundation at kung mga anik-anik pa sa mukha natin. At parang hindi medyo masira ang ating face. At isa pa sa kinaganda ng primer is yung force natin is mako-close. Kaya katilin ko yun. Yung kanina medyo yung force. Kaya yung blemishes ko. Dami, di ba? Siyempre, matatakpan yung makeup. Okay, simulan na natin ito. Medyo mahaba na usapan natin. So, ang gagamitin natin foundation is yung ating ayan, syempre, umpisa pa lang guys, maraming technical problem. Ayan, parang ganun, parang tinatagtag yung mukha mo. Kailangan talaga yan kasi para pumasok yung mga foundation dun sa mga open pores natin. Pero which is, naglagay naman tayo ng what you call this, like ng primer.
loose powder, ayan, magbe-bake na tayo. So kailangan natin mag-bake kasi ang bake talaga is para hindi magmukhang ano yung hindi magmukhang oily yung mukha natin, para maging matte yung ano natin, yung itsura natin, kasi marami tayong nilagay na foundations, so para medyo mawala lang yung ibang ano. Ayan, so tumapos sige. Ayan, lagyan na natin sa may ayan. Alam mo, may tanong pa ako, bakit pa yung galagay ng makeup gumaganon? Bakit? Sige, sige mo ngayon. I-comment mo ngayon sa baba. Bakit kadalasan ng mga nag... Ganyan. Mga nag-makeup is... Nag-ano talaga sila. Gumingiwin yung mga mukha nila. Bakit? Why? At yung tinatawag natin, T. T-sign. T-sign. Ayun yung talaga yung mga important point. Yun ang ating PES. Ayan. So, kailangan lagyan ko din yung babahe ko. Ayan. Para kapag inunter ko siya, diba? Ayan. Pop. So, ayun nga, magmukha na tayong Kylie Jenner. Ayan. Kylie Jenner. And next, ang gagawin naman natin is magkukontur na po tayo. So, magkukontur tayo. Then, ang gagamitin nating brush is yung binili ko po sa may Dragon City. Hindi yung alam ko sa Dragon City. So, ang gagamitin contour brush, ito po yung contour brush. Medyo parang nakaslant siya ganun kaunti. Kasi parang pag nilagay mo siya, pwede yung direction yung pataas. Pwede yung pataas, baba. Ang pagkukontour is depende sa itsura ng mukha mo. Kung kalakihan yan, kung gusto mo lumiit, pangap. Pag medyo naman gusto mong palaki ng mukha mo, pagano'n tayo. So, ang gagamitin natin, this is a shade line. This is Kiss Beauty. Nabili ko lang ito dun sa New Dragon City. Ito, ang palette na to. Ayan. So, ang gagamitin natin, nakikita nyo naman yung gusto. Yan, yung medyo dark. Tapos, pwede natin i-mix ng medyo light. Light color. So, ayan. Pwede natin siyang i-mix. Pwede tayo mag-mix para makuha natin talaga yung kulay talaga na gusto natin. So, paangat lang tayo, guys. Ayan. Nakikita nyo ba? Medyo kakulay ko ngayon. Ano, ayan. Siguro yun sa kamila. Kasi parang... Ayan. So, kailangan kung ganun tayo. Siyempre, para makuha natin yung cheekbone natin. Yan, tapit-tapit na konti para hindi magmukha tayong popcorn na namumuo yung mga makeup. So, kailangan... Ayan. So, tapos na po yung ating yung powder natin. Pak. Pwede na rin po tayong mag-blush, but I preferred na sige, mag-blush na nga tayo. So, ang ginagamit kong blush is from MAC 01. Ito po siya. Medyo kachipan. Ayan. 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 So, ang gagamitin nating brush at syempre, wala naman po tayo ibang brush. Ito yung gagamitin kong brush. Ayan. So, ikot lang natin ng ganyan. Tapos, dip lang yan. Ayan, oh. Ayan. Nakikita nyo naman, di ba? Ayan. Di ba? Medyo nagkakabuhay na. Kasi kanina parang mukha tayong bangkay. Mukha tayong lupa. Ganon. Ayan. So medyo nagkakabuhay na tayo, guys. Medyo nagkakaroon na tayo ng kumbaga, nasa level 5. Ayan. So tapos na tayo mag-blush. Then ang gagawin naman natin ngayon is eyeshadow. So ang gagamitin natin eyeshadow, syempre, isa sa mga pinakapaborito kong eyeshadow na talaga namang medyo matagal na siya, pero bongga-bongga siya. Ito yung ginatawag na Color Wonderland. Ayan, palette from Sephora. So, ito yung palette natin. Ayan. Let's go for eyeshadow. Okay, so gagamitin natin is mag-eyeshadow na tayo. Okay, so medyo excited na ako, guys, kasi this is my favorite part of doing my makeup. So, gagawin ko is kukunin ko itong fluffy brush ko na ito. Ito yung ginagamit ko para sa pang-build ng eyeshadows ko. So, mostly, ang ginagamit ko is this one, the first one here, and this one. Like, kinukombine ko siya. Pero, mostly, ang ginagamit ko is itong dark. Yan. So, para is nasa nature mo na talaga yan. Actually, I start doing makeup. Noong talaga na-inspired ako talaga mag-makeup is yung napanood kasi Bretman Rock and Nikita Dragon. Pero, si Nikita Dragon kasi, ano siya before? Alam Nikita na ba siya before? Hindi pa siya Nikita eh, alam ko eh. Basta, nasa school pa siya noon. Kribeto ko talaga yung buhay nila. Kasi sinusundan ko talaga yung timeline nila. So, si Bretman Rock talaga is
bongga na talaga siyang mag-makeup. Talagang na-inspired ako talaga sa kanya. Sinikita Dragon naman, na-inspired ako sa kanya. Kung parang dahil sa kanya, parang napag-iisipan ko ito yung magpalitok. So, tanggalin natin yung mga makeup din sa brush. And ikot lang natin ng ikot. Yan, pak, mabalik-balik. Siyempre, para hindi mag-merge. Mag-merge! So, ayan. Yan, okay. So, up next, ang gagamitin naman natin is another palette, of course. Siyempre, mayaman tayo. Hindi tayo basta-basta na makeup tutorial lang to. Kailangan, siyempre, ipakita natin kung ano yung mga makeup natin, di ba? So, ang gagamitin natin is itong Coco Eyeshadow Palette 3D from Kylie. Ayan. So, ito. Okay, so ang gagamitin ko ngayon sa itaas, siyempre, para magmukha tayong, hindi ko itong paborito ko na ito. Itong kulay na ito, ayan, parang medyo may pagka-reddish and ano siya, and orangey. Parang peachiness. Ayan, so gagawin ko is i-apply ko lang din siya dun sa eyeshadow na in-applyan ko nung una. So, lagyan natin siya dito. Dip-dip lang natin siya. Ayan. Ayan. So, ayun nga, it's para magkaroon tayo ng illusion between, then sa kabila naman. So, I started na nga yung parang I really decided na talagang mag-makeup tutorial kasi talagang inspired talaga ako kaya, ayun, kay Brett Mila. Then, after that, nung napanood ko naman si Jeffree Star, ayun, di ba mga bigatin talaga yung mga nag-inspired sa akin? Sila Jeffree Star and Patrick Star. Si Patrick Star pala muna-una. Talaga, ang galing-galing nila mag-makeup. Like, I don't really know how they do their own makeup. It's because of the experience. Kaya yung English, girl! Ayun. So, na-inspired ako, sabi ko, parang, I want to do makeup. Sabi ko, like, I wanna do makeup tutorial. I wanna share my talent. I don't know what talent talaga, pero parang feeling ko talaga may talent talaga ako sa pag-makeup. Kasi parang, pag nag-makeup ako, parang I can really express myself. Like, who I am. Like, oh my God. Alright, ito dito. So, the next na gagawin naman natin is mag-apply tayo ng medyo dark color dito sa may bandang dulo. Ayan. 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 So, gagamitin natin. Ikukuha na naman tayo ng another fluffy blush. But make sure the brush, next shoot talaga dapat yung brush na ginagamit natin is wala talaga siyang halong kung anong adik-adik ng mga makeup. Siya kailangan nililinisin yung brush nyo kasi yung brush nyo lang talaga ang mag-aalaga sa tsura nyo. So, pak, circular lang din tayo, paloob lang din ang pag-apply ng makeup. So, dahan-dahan. Then, ang kamay natin kailangan medyo hindi na ka-ganon. Ayan, nagigigil ka. So, kailangan ano lang tayo, soft-soft lang. Ayan. So, medyo smoky-smoky. Ayan. Ayan. So, kailangan, ayan lang, pak. Pak. Seven. So, i-blend natin. Ayan, guys. Guys, hindi pa ako professional na makeup, ha. Baka isipin nyo is talagang professional makeup. Hindi ako professional makeup. Parang gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga natutunan ko from them. Parang sinishare ko lang din. Then, I would just wanna spread the news. Spread the news! So, I think this is the best way talaga because nowadays social media is really like you know, talagang sobrang bigat na talaga ng social media ngayon eh. At least talaga nandoon talaga lahat ng mga ano yun, na mga pangangailangan natin sa social media eh. Talagang sobrang high tech na talaga. Kahit ano talagang i-search mo is ibigay talaga sa inyo ng internet na yan. So, that's why I'm telling you, if you really like love me, please support me guys and you know, spread the good vibes and everything, like, go, like, duh. So, ang next na nga natin, guys, after ng eyeshadow natin, so, ito yung eyeshadow looks natin, guys. Ayan, ayan. So, ito yung eyeshadow looks natin. So, wait lang, ayun yung mag-focus. Yeah. Okay, so, next na gagawin natin, ito na nga, guys, is liquid eyeliner. So, medyo, please, help me with this. So, medyo mahirap talaga maglagay ng liquid eyeliner. So, let me try. Oh my God. Sana hindi ko umiyak, guys. Ayan. Okay, so next. Walang hinga nga ito, guys. Kasi pag huminga ka, tumba ka. Ganon. Niyak ako. Halatang hindi sarili mag-makeup, guys. Nakakahiya ka. You're so pathetic. Sorry. Okay, so ayun nga, mag-wing eye tayo, guys. So, this is it.
Yan. Ayan! Ayan! Finally! It's magic! So, okay. So, ang gagawin na natin, guys. Kakabit natin yung eyelashes. Kill it. Kakabit natin yung eyelashes. Eyeliner, so if I Farmaci, it's like eyebrow pencil. It's cost only like 1 billion here, like 100 pesos. So sure, we're gonna get the eyeliner sa baba. Ayan, guys. So dito tayo pa hindi makita. Ayan, lagyan mo natin brown color. Syempre, ayan, wag tayo maglagay ng ibang kulay. Ayan. So kapag nakapaglagay na tayo, yung ginamit natin pang watch call this, itong kulay itim is ilalagay lang natin sa baba para continuation siya ng ano natin. So, lagay lang natin sa may ilalim. Ayan, hindi ko na makita yung mata ko. Ayan. Ayan. So, ayun na nga guys. So, after maglagay ng eyeliner sa baba at syempre maglalagay tayo ng another color ng para ma-emphasize yung mata natin. Ayan, so hindi ko na makita kaya lang hilahin ko na yung pisingi ko bababa. Ayan. So pakita ko sa inyo. Ayan, ayan. Pak! Oh, gandun! So ayan, pak. Asa na yun? Yung isa kanina. Okay, so ang gagawin naman natin next, i-blend lang natin yung sa may baba. Ayan, syempre parang hindi naman tayo magmukhang, alam mo yun, magmukha tayong katawa-tawa kasi meron tayo parang may something tayo sa baba. Gumitin lang, ayun na talaga. Gumitin lang natin sila ng something. Ayan. So, after that, gagamitin ko din yung ginamit natin kanina yung peach color dito sa may palette natin from 3D Eyeshadow Palette, Kylie. So, ilalagay lang natin siya dito sa may bandang baba para magkaroon lang siya ng effect sa ilalim. Ayan. Ayan. Fusion. Ayan. Combination ng kulay. Pak. Okay, so next, sa kabila naman din. Ayan. Huwag ang bangga. So apply lang tayo ng ganyan, guys. Paulit-ulit lang yan. Angat, baba, angat, baba, angat, baba, angat, baba. Then, after natin maglagay ng eyeshadow sa baba ng ating mata, at syempre, pupusig na tayo sa pinaka-importante sa lahat, ang lipstick at ang ating highlighter. Ayan, syempre mamaya na natin ito. So, ayan nga guys. So, ito na nga yung ating final looks ng ating mata. And guys, so yan, nagbalik ko ulit tayo. Syempre, nakita ko yung highlighter ko, guys. So, syempre, this highlighter is from, I don't know where I buy this one. This is, Cosnova? I don't know. This is made from Italia. So, gagawin natin guys, syempre gagamit tayo ng brush ng pang-highlighter natin. So, yan. Ah! Okay, buhay pa siya. Ayan. My God, mababasag pa siya. So, ang syempre, ang highlighter is para magkaroon tayo ng glowy effect sa ating mukha. So, syempre, maglalagay tayo dito sa mga part na pag tinamaan ng ilaw is talaga namang... Ay! Oh! Oh! Ah! Ay! Ay! Oh! Sabi? Sabi ng highlighter ko, guys. So, minsan talaga, guys, ang mga highlighter talaga is bumili ka lang sa mga tsanggi-tsanggi. Yung hindi masyadong kamahalan.
Like, nakahalo pa sila guys eh. Kasi sobrang ano siya eh, pigmented siya eh. Talagang... pigmented siya. Pak! O, diba? So, syempre lagyan natin ng tip ng kaunti dito sa may dula ng ating ilong. Ayan. Then, sa bridge ng counter. Ayan. Ayoko nang i-highlight yung buong ilong ko kasi wala mo akong parang pawisin. So, tip lang tayo dito ng kaunti para magmukha tayo siyang realistic. Ayan. So, pak! And then, syempre, dito lang tayo sa may taas kaunti ng ating noo. Ayan. Ayan, kita nyo yan. Yung mga talagang parang tinatamaan talaga ng ipa, tinamaan ng ilong is yung parang may pag-glowy-glowy effect ka. Ayan. Ayan. At syempre, gustong-gusto kong nilalagyan din ng highlighter dito sa may ilalim ng ating mata. Ay, ng mata. Ng ating eyes, ng ng eyebrow. Ayan, relax. Tataranta ka. Ayan. So, ayan. Ayan. So, nakikita niyo naman, guys. So, ayan na nga! So, ito na nga yung highlighter natin, guys. Ayan. So, ito na yung highlighter natin, guys. Nakapag-highlighter na tayo, guys. Kung hindi ka pa kontento sa highlighter mo, syempre, pwede ka pa magdagdag. Pero, ayoko na masyado magdagdag na maraming highlighter kasi ang tsaka na. So, well, like, oh my God, let's go to the party. Okay, so, ang next ang gagawin natin is ang ating lipstick. Syempre, pili tayo ng magandang lipstick. Ayan. So, ang gagawin natin ng lipstick is medyo dark. Yung, itong kulay na to, this is number one. One daw siya eh. This is matte. Hindi ko alam kung saan ko nabili ito kasi gusto ko mahilig ako bumili ng mga makeup kung saan-saan. So, sunod, mag-haul ako ng mga makeup na bumibili ako ng mga makeup kung saan-saan. I-haul ko yun at ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang bisa na ito sa ating mukha pag nalagyan natin. Kung effective ba siya, kung high pigmented ba siya, or wala lang siya. So, ayun naman. So, lipstick na tayo, guys. So, ayan na nga guys, ito na ating final looks. At syempre, sana nagustuhan ninyo ang ating makeup for today. Ayan, so ito na ang ating final looks guys. So, sana nagustuhan ninyo yung looks na syempre talaga namang... Ayan, so diba, sobrang napakadali lang sana nasundan ninyo yung makeup na ginawa. Don't forget to subscribe and like my channel at i-click niya lang notification bell para maging maganda ang buhay ninyo at laban na lang laban. At yes, maraming salamat po sa mga nanonood ng video nito at sana supportahan niyo pa yung mga susunod kong video and hanggang sa muli!